panahon ngayon ng melon. Iba't ibang klase ng melon, melon kami niyan. Ang gusto niyo bang pamatid-uhaw ngayong tag-init? E yung natural at refreshing? Melon! Meron daw niyan sa Kalumpit sa Bulacan na kung kanilang tawagin, Melong Tagalog. Hindi gaya ng ibang melon na pamilyar sa atin, ito'y biluhaba, dilaw o kahelang kulay ng laman. Medyo matabang po siya, hindi po siya kasing sarap nung normal na melon talaga. Ang Melong Tagalog, kilala rin sa tawag na Melong Putok. Kapag pumutok o nag-crack na kasi ang balat nito, ang mga kalalakihang ito, susugod na sa mga taniman, dala-dala ang kanilang mga balde para manguha ng Melong Putok. Dahan-dahan nila ang mga itong inilapag sa balde. Kasi naman, ang mga melong putok, abay kay roropok. Huwag mo silang gayahin, bes. Huwag mabilis magbitak o madurog. Pag pumutok ng malaki, ayaw na ng buyer. Si Jerry, 15 taon nang nagtatanim ng melong Tagalog. Dilig ka ng tubig, tapos kinabukasan dilig ka ng pataba, kinabukasan pahinga ka. Kulang 2 months bago ka mag-ani. Kada araw, nakakaani siya ng 150 hanggang 200 kilos ng melong Tagalog na ibinibenta niya sa kubong ito sa gilid ng kanilang taniman, 40 pesos kada kilo. Ang mga customer namin, supplier ng melon sa palengke. At kahit grade 6 lang daw ang natapos ni Jerry, nang dahil sa melon, napagtapos niya ang kanyang 4 na anak. Nakapagpundar din siya ng bahay at lupa. Malaking tulong sa pamilya namin. At sa mga nagsasabing walang ibang paraan para ma-enjoy ang melong Tagalog maliban sa pagpapak nito, akala nyo lang wala, pero melon, melon, melon! Nilalagyan ng matamis at saka ng gatas at yelo. Si Mai naman, paboritong gawing ice candy, ang melong putok. Alasan lang sa talaga yung melon. Natural na natural. Pero ang espesyal daw sa kanyang melon recipe, melon ice cream. Una munang biniyak ang melon at tinanggal ang mga buto, ginadgad ang laman. Isinalang sa blender. Tinimplahan ng condensed milk. Ginamitan ng mixer. Sunod itong inilagay sa ice drop molder at saka pinatigas sa freezer. Tamang-tama siya sa tag-init, di siya nakakaumay. Kung ang melong putok, pinakamurang variety ng melon, ito naman daw ang pinakamahal. Katunayan, melon pa akong kwento. Taong 2019, nasubasta ang prutas na ito sa Japan sa halagang 5 million yen o mahigit 1.8 million pesos. Opo, makakabili pala ng bahay at lupa ang halaga ng isang melon. Ito raw kasi ang pinakaunang perfect na naani nung harvest season doon. Ang tawag dito, Japanese musk melon. Sa kulturang Hapon, yung musk melon na yan ay hindi basta-basta kakainin yan. Mas makikita mo yan, inaalay sa mga templo, ibinibigay bilang regalo, itsurang lalagyan ng alahas. Ganong kaimportante itong musk melon na ito, hindi ito katulad ng ibang uri ng melon na basta kakainin lamang natin. Ito ay bahagi ng kultura, ng kanilang sining at pagkapwa-tao. Sa fully automated greenhouse na ito, sa Lukban, sa Quezon, nagka-cultivate o nagtatanim ang agriculturist na si Michael ng iba't ibang klase ng melon. Kabilang na rito ang Japanese musk melon na mabusisi raw talaga ang proseso ng pagtatanim. Dito kasi sa atin, sa Pilipinas, ang melon kasi is considered really low value crop. Kaya na-realize namin na mag-introduce kami ng mga high quality, high value Japanese melon para naman maiangat ang income ng ating mga magsasaka. Bantay sarado ang temperatura rito. 20 beses din kada araw kung diligan. Gamit ang auto-irrigation system na konektado sa cellphone. Dahil sa app na ito, pwede namin iprograma yung pataba at saka nutrition namin kahit saan parte man kami nang nandun sa mundo. Pero ano nga bang meron sa melong ito? At abay, napakamahal!
ang ivory white nitong balat. Perfect netting. Makinis. Pag nagne-netting na yung melon, normally gumagamit kami ng puting gloves. Hinihimas namin na ganyan para matanggal ang mga dumi. Habang ang kulay green naman itong laman, melts in your mouth kapag kinain. Sobrang sarap, ang lambot. Pagkagat mo, lulunukin mo na lang siya. Ang Japanese musk melon, ubod ng tamis. Hindi naman to talaga pang melon juice. Talaga ito'y kinukonsume as a fresh fruit. This is a very good taste. Refreshing, the best I ever tasted. Sobrang milky niya. Ang benta nila rito, hindi hamak na mas mura kesa sa Japan. Pero mahal pa rin kumpara sa ibang melon natin dito sa Pilipinas. 1,000 to 3,000 pesos kada kilo. Itong mga Japanese musk melon, normally may niche market ito sa syudad. Pumupunta ito sa mga Japanese grocery stores, ano, mga supermarket, at saka mga high-end na hotel and restaurant. May isa pang klase ng melon dito sa atin na ang pangalan, social winter melon, yung madalas na flavor ng milk tea. Pero alam nyo ba na kahit walang winter dito sa Pilipinas, eh melon pala tayo niyan. Katunayan, ang tawag ng mga tiga Bustos, Bulacan dito, gulay na ligaw. Makikita lang kasi ito sa kanilang mga bakuran. Walang iba kundi ang kundol. Yung bang kundol, patola, upot, kalabasa. Paborito nila itong papakin. Pero si Wilma, na binansagang queen of all kundol sa Bustos, ginagawa itong minatamis. 20 years na po akong gumagawa ng minatamis na kundol. Natutunan ko po ito una sa mga tita ko. Masasabi po natin pwede na anihin ng kundol kapag maputing-maputi na po siya. Binaon ko po yung aking kuko, hindi na po siya bumaon. Ibig sabihin po magulang na siya, pwede na po siyang i-harvest. Ang kundol, binalatan, iniwa, at hinugasan. Ang apok po ay para po magkaroon ng crunchiness yung ating minatamis na kundol. Tsaka ibinabad sa apog ng magdamag. Lalagay na po natin sa bilao ang ating kundol para po ibilad. Imimix lang po natin to sa ating kaserola. Sunod itong hinaluan ng asukal, tubig at dahon ng pandan para bumango. Yung apoy, nasa tamang lakas lang po siya. Hanggat maaari po, haluin natin to ng every 10 to 15 minutes. Para pag hinahalo po natin, sabay-sabay po maluto yung kundol. Pira na sa ngayon ang nakakapagluto nitong minatamisan nito. Okay to sa kape, saka sa tsa. Pwede din dessert to after kumain. Ang minatamis na kundol, nabibenta mula 40 to 100 pesos kada tub o plastic container. Ito po ay nakatulong sa akin financially. Sa niluto ko na halagang 500, ang magiging kita ko po doble. 1,000 po yung lalabas ko na mapagbibilan. Laging tandaan, kapag melon kang itinanim, melon kang aanihin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.